Sa unang balita, panalo ang tatlong Adventist students mula sa Baguio sa nakarang Bible Quiz Bee sa ilalim ng programang National Bible Month ng Department of Education o DepEd. Second place sa district level at fourth place naman sa division level sila Angel Palatao, Joy Sabo at Annalyn Sabo na bagay na kanilang inialay sa Panginoon. Si May Kalim para sa report. Before tinatamad din ako magbasa, parang feeling kong boring-boring. Citative, mga binabasa ko, bakit? Sa panahon ngayong halos lahat ay nababasa sa internet, mapapansin smartphone ang hawak ng mga kabataan imbes na libro. Ayon sa National Book Development Board sa kanilang survey noong 2017, pang-apat ang bibliya sa binabasa ng mga kabataang Pilipinong may gulang na 6 to 17. Our children are prone to gadgets addictions. And because of this, they have no time to read the most important book in our lives as Christians, the Bible. Noong January 2017, inaprubahan at idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing National Bible Month ang Enero. Kaya naman tuwing simula ng taon, nagdaraos ng Bible Quizbee ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Kung saan ngayong taon, sa di inaasahang pagkakataon ay napili sina Angel, Joy at Annalyn pawang mga Adventista na representa ang kanilang paaralan sa district at division level. Out of 12, dun sa district, so out of 12, 4 yung nakakaroon, including kami, second district, top 5 yung hinanap. Out of 16, first one. Alam naman nila is manalangin at self-review na lang with their own knowledge. Hindi lang kampiyonato ang napanalunan ng tatlo sa Bible Quiz Bee. Nabuo rin ang kanilang pagkakaibigan na siyang isang layon ng National Bible Month. Ang paghulma ng moralidad sa lipunan. We all believe that the Bible is God's message to all of us. This is one way of drawing our kids near to Jesus. For children are the only treasure that we can take with us to heaven. Miss Eloy Kalimpo para sa Hope Today.